Pinakataas ang shellfish ban sa bayan ng Bani sa Pangasinan dahil sa red tide. Mahigpit namang binabantayan ng mga otoridad ang bentahan ng mga lamang dagat sa palengke. May news to go si Jessica Manwiit ng GMA Dagupan. Hindi pa man naaalis ang red tide alert status sa Alamino City, isa na namang bayan sa western Pangasinan ang apektado ng red tide. Nagpositibo sa red tide toxin ang mga shellfish sample na galing sa baybaying bahagi ng Bani, Pangasinan. Sinabihan ng ating mga consumers, ng mga tindera ng mga shellfish na nakaban ngayon ng pagkain ng ating lamang dagat. Patuloy ang inspeksyon ng market division sa mga nagbebenta ng shellfish sa pamilihang bayan. Meron po silang pinapakita certificate po na ligtas sa retail yung ano nila. Bagamat mag-isa na lamang ni Noemi na nagbebenta ng shellfish sa palengke, kampante siya na red tide free ang kanyang mga paninda. Red tide sa Bani, sana po huwag po kayong matakot na bumili pa rin ng aming mga tinda kasi may permit naman po kami na clear po ang red tide sa Bulinaw at Anda, Pangasinan. Dahil dito, mas hinigpitan pa ng Dagupan City Agriculture Office ang monitoring sa mga shellfish na ibinebenta sa syudad. Bagamat hindi nakataas ang shellfish ban sa lungsod, mahigpit na binabantayan ang mga ipinapasok na shellfish sa merkado ng lungsod. Isolated areas naman tayo, pwedeng ibalik doon sa pinanggalingan and at a certain time, pag post, maging negative na yung quality ng water nila na wala ng harm, wala ng danger, then pwede namang payagang i-collect ito ulit.